ano ba yung maire-recommend ko sa inyo? Paano kapag nasunog? Paano kapag sobrang nagbalat? Paano kung nagbutlig-butlig? Paano kung nagka-breakouts? Paano kung nagka-rashes? Ano ba yung mga pwede ninyong gawin? There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today, mga beshies, I'll be sharing you yung aking mga naging experiences sa paggamit ng rejuvenating set. Ano ba yung maire-recommend ko sa inyo? Paano kapag nasunog? Paano kapag sobrang nagbalat? Paano kung nagbutlig-butlig? Paano kung nagka-breakouts? Paano kung nagka-rashes? Ano ba yung mga pwede ninyong gawin? Unang-una, ang rejuvenating set, guys, is a treatment. Again, hindi siya for maintenance. Hindi siya pang matagalan. It's good for a month. 2 months na siguro yung pinakamatagal na pwede ninyo siyang gamitin. Pero yung sabihin ninyong tuloy-tuloy na as in skincare routine ninyo, no. It's a big no. Dahil treatment siya. Pwedeng masyadong maging manipis yung balat ng mukha ninyo and maging extra sensitive and overly sensitive na. So again guys, gusto ko tong klinawin sa inyo ha? Kasi marami akong nababasang comments sa aking comment section na sinasabi ninyo na pwede ba siyang gamitin ng pangmatagalan, pwede ba siya na ganito, na ganyan, ng 2 buwan, 3 buwan. Alam ninyo, ito, para sa akin personally, sobrang harsh niya sa skin. Especially yung mga potent rejuvenating set like sa nagamit ko, Prestige and Brilliant Skin, yung talagang para sa akin is very potent or strong talaga yung effect niya. Talagang sobrang magbabalat, mamumula, mahapde. So, unang-una na pwede ninyong gawin kapag first timer kayo sa paggamit ng rejuvenating set, isasuggest ko na huwag nyo munang i-everyday. Maawa po kayo sa inyong mga balat. Hindi po siya pang everyday. Ako baka sabihin ninyo, ba't napanood ko yung vlog mo everyday mo binagamit? Kasi po mga beshies, kailangan kong ipakita sa inyo kung anong mangyayari kung everyday. So, ang dapat talagang gawin kapag gumagamit kayo ng rejuvenating set, especially kung first time yung gagamit or very sensitive yung skin ninyo, huwag nyo munang i-everyday. Kalma-kalma lang, once a week muna, ay i-introduce ko muna itong si rejuvenating set sa mukha ko. Ipapakilala ko muna, ganun. Huwag nyo ibigla na everyday, day and night. Yung twice a day pa, nako, good luck sa mukha ninyo. So, kapag ganun, bigyan ninyo yung skin ninyo ng time na makahinga. Once a week, twice a week, every other day, hanggang sa maka-adapt siya na everyday na ninyo. And kung sobrang okay sa skin ninyo, wala kayong irritation, pwede ninyong gamitin yung nakalagay kasi sa instruction, madalas is twice a day yan, morning and night. Pero ako isasuggest ko na night na lang. Kasi mas okay yun para sa umaga, medyo sa mga gentle cleanser ka muna. And then, ang sunod na laging na itatanong sa akin, ay, nagkakaroon ako ng butlig-butlig, ba't ang dami kong breakouts? Ay, tinagyawat ako. Minsan, mga beshies, ang nangyayari is nagkakaroon ng purging stage, which is normal kapag ka gumagamit ka ng mga products na ganito, lalo na may active ingredients. Alam niyo ang mga active ingredients talagang harsh yan sa skin. Lalo na kung first timer kayo, syempre mabibigla yung mukha ninyo. Katulad ng sinabi ko kanina, so kailangan yung bigyan ng chance na makahinga yung skin ninyo or maka-adapt. Ang nangyayari kapag purging stage, for example, katulad ko, lagi akong nagkakaroon ng breakout sa chin area and forehead area. So kapag ka doon ka lang, aso namin, nag-ingay pa, sumabay sa akin. So, ang difference ni purging at ni breakouts, kapag purging stage lang, kung katulad ko, na nagkaka-pimples ako lagi sa forehead ko and sa baba, sa chin. So, kapag doon lumalabas yung pimples pag gumagamit ng rejuvenating set, ibig sabihin nun, nagpa-purging stage, nilalabas niya lang yung mga nakatagong, mga dumi-dumi ng ating mukha. Pero kapag breakouts, for example, tulad niya, hindi naman ako nagkakaroon talaga ng pimples lagi sa pisngi, pero nagkaroon ako ng kalat-kalat, as in parang buong mukha, breakouts na yun, mga beshies. Possible na nagiging tawag dito, effect nun is talagang hindi ka lang hiyang or yung cause hindi ka hiyang doon sa product na ginagamit mo. So you have to be very careful kapag ganun. Pwedeng kapag sobra na yung breakouts or talagang napapansin mo na iba na, napakarami na imbis na mawala ganun. Pwede mong gawin is mag-stop ka muna. Lalo na kung mayroon, kung kalat-kalat na yung pimples, stop nyo muna. And kung decided kayo na talagang ituloy, hintayin nyo na kumupa muna yung mukha ninyo, no, sa pagkakaroon ng mga pimples. And then, itryin nyo ulit. Pero kapag ganun pa rin yung nangyari, i-discontinue nyo na
na lang or itigil nyo na, baka hindi talaga kayo hiyang, or pwede kayong mag-switch to other brand na rejuvenating set na baka pwedeng mas hiyang sa inyo. And then ang next one na pinaka-importante na maisasuggest ko, kapag kayong face ninyo ay merong part na nasunog, yung ganon, yung parang na-burn dahil sa rejuvenating set, or talagang yung mukha ninyo hindi nyo na kaya yung hapde, talagang ang dami-dami na talagang pagbabalat na bongga, ito, isasuggest ko na gumamit kayo ng soothing gel. Kahit na anong soothing gel, this one is from Nature Republic, pero depende sa inyo, kahit na anong brand yan, Lux man yan, okay lang yan, basta aloe vera soothing gel na legit. Ingat din kasi maraming fake nito, kahit yung mga rejuvenating set, maraming fake, no? And so, mag-ingat lang. Siguraduhin nyo na mabibili nyo siya sa mga legit na stores. So, itong si soothing gel, ang gagawin nyo lang kapag kagabi, lalo na after ninyong gumamit ng night cream or ng rejuvenating cream, maghintay kayo na matuyo for 5 to 10 minutes and saka ninyo gamitin itong si aloe vera soothing gel. Pwede rin yun siyang ilagay sa mga patches lang, pero ako ginagamit ko sa buong face para lang din ma-lessen yung pagbabalat niya. So, yun yung isasuggest ko sa inyo. Another one, mayroong nag-comment sa akin na nilagay niya daw, ito daw under eye area niya is sobrang nangitim na maga, ganun. Guys, rejuvenating cream, rejuvenating toner, sobrang harsh na sa skin. So, para sa akin, itong under eye area, ingatan ninyo yan, isang na hindi na lang malagyan, or kunyari isang swipe lang, huwag niyong ibalik-balik. Kasi baka mamaya lalong ma-irritate, manipis po yung skin natin sa palibot ng mata. So, mas maganda kung huwag niyong lagyan ng rejuvenating cream, iwasan ninyong malagyan kasi pwede siyang magkaroon ng discoloration na ayaw natin. Kaya nga tayo nag-rejuvenating set. So, ingatan niyo yung part na yan, yung paikot na yan. Kasi very, very sensitive yung part ng skin na yan. And ito pa, yung sa toner ha, ito isa rin to sa nagkukos talaga ng pagkasunog ng mukha or yung nagkakaroon ng mga sugat-sugat. Yung kadkad ng, talaga naman, yung kadkad na parang kaaway mo lang yung mukha mo, ginagigil ka na sa pagbabago ng iyong mukha. Hindi, huwag mong gamitin ng kadkad na kadkad, diin na diin, balik ng balik. Isang ganyan lang. At pag gumamit kayo, isa sa part na to, yung cotton pads or yung bulak, isang ganyan lang. Huwag ninyong iganon-ganon or yung madiin kasi pwedeng masunog, matapang po ang mga rejuvenating toner. So, okay na yung isa, madaanan lang, okay na yon para ma-lessen yung mga ganong side effect na talaga na mga susunog. Kasi may mga iba na napanood ko na talaga na mga kumakadikdik naman ang cotton pads at bulak sa mukha eh. Talagang kadkad talaga. Huwag po natin gawin yon. Isang ganyan lang, okay na yon kada part ng face mo as long na nalalagyan mo lahat. And again, iwas sa under eye area kasi masyadong manipis yung balat dyan. Isa pa pala sa naitatanong is kailangan bang ibabad yung mga Kojic soap for 2 to 3 minutes? Mga beses hindi ko siya i-recommend ha. Hindi porket nakalagay. Yun nga, again, hindi kasi siya maganda kung ilalagay mo ng 2 to 3 minutes na nakababad kasi mahapde. Para sa akin, i-rinse nyo siya after 10 to 15 seconds or 10 to 20 seconds. Depende sa matotolerate ng balat ninyo. Pero ako, ganun lang. Pero kung ibababad nyo ng napakatagal, ay, good luck ang hapdi talaga nun. And also, kasi nagpipil yung mukha. Eh, kapag nagpipil yung mukha ninyo, okay na yung malagyan lang, madampian, malinisan lang. Mga nagtatanong, kailangan bang ibabad for 3 minutes? Hindi po. Depende sa inyong mga balat. Sa akin nga, again, yun yung i-recommend ko. And then, iba pa na nagtatanong, pwede ba siya sa mga lactating moms? Hindi ko siya mare-recommend for lactating moms kasi merong iba dyan, merong mga vitamin A or may mga retinol na content or tretinoin or mga ganun, hydroquinone na hindi siya recommended para sa mga buntis or sa mga lactating moms, lalo na sa mga preggy. So, mga mommies, tiis-tiis muna, saka na lang ninyo gamitin kapag nakapanganak na para mas safe. Marami ding nagtanong sa akin kung normal daw ba yung mga pamumula at pangangate. Yung pamumula and pangangate, normal yun. Kasi minsan, kapag bago magbalat, minsan akala mo nangingitim. Pero iba ha, kailangan maging observant kayo sa skin ninyo. Kasi makikita nyo na medyo namumula siya, tapos makate, kasi magpipil, magbabalat. Pero once na yung pagkate, pangangate, ay may kasama ng rashes, yun, kailangan nyo munang i-stop para hindi ma-over-exfoliate yung skin niyo or ma-irritate. So ako, yun, again guys, ito, malaki yung tulong ni aloe vera soothing gel. Pagdating doon, lalo na kapag nangangati na, lagyan nyo lang siya, ibabad nyo siya, lagyan nyo ng marami. And also, sa umaga, huwag muna kayong gumamit ng rejuvenating cream, pwede rin yun, soap lang, and then yung soothing gel.
pwede rin naman yung ganun. So, depende talaga sa magiging effect sa skin niyo. Again, guys, ito gusto kong iulit-ulitin sa inyo to, na kapag ka yung mukha ninyo ay masyado na yung pamamalat, masyado yung pamumula, mahapdi na talaga na sobra, hindi nyo kailangang tiisin yung hapdi. Ayun, parang sabihin nyo, ay baka pag hininto ko, hindi na i-effect. Hindi po ganun. Kailangan mong i-rest yung mukha mo, ipagpahingahin nyo lang para makahinga-hinga siya. Kasi mamaya ipinipilit ninyo, imbis naman gumanda, ay nasunog pa. Ayaw natin yan, diba? So, kailangan ihinto nyo muna yung paggamit and hintayin ninyo na humupa. Or parang ano ba ibang term ng humupa, napakalalim ng humupa. Kumbaga maging kalmado yung mukha ninyo, mawala yung pamumula, yung pangangate, sa kaninyo i-continue. Pero baka tanungin ninyo, eh nangangate, di ba, kala ko ba normal lang? Or yung nagbabalat, kala ko normal lang. Pwede ninyong i-continue. Pero kapag kayong mukha ninyo nagkakasugat na, nagkakarashes na, and ang mai-recommend ko, i-stop muna, i-discontinue yung muna. Pwede nyo namang ituloy kapag ka mas okay na yung skin ninyo. Ako, ganun yung ginagawa ko. Hindi ko ipinipilit. Huwag ipilit. Kailangan pakiramdaman ninyo, i-observe ninyo kapag nagpapakita na yung skin ninyo, napagod na siya. Pagpahingahin po. Huwag nating ipilit kasi pwede namang i-continue ulit kapag medyo okay na yung ating skin. And tayo, mapapansin natin yan. Kapag ka yung mga may rashes, minsan may lang napapanood ako na tinutuloy pa rin nila. This is my personal opinion and depende talaga sa gumagamit. Pero pag ako, napansin ko na nag-rashes, ay kailan i-stop ko muna. Kapag nagkaroon na ng sugat, stop muna. Hintayin ko munang mag-heal and then saka ko itutuloy. So yun lang mga beshies, no? I hope kahit pa paano nakatulong yung aking mga reviews or yung aking mga naging advice sa inyo. Kung nagamit nyo na ito at meron kayong mga extra na mga advice na hindi ko nasabi or kung ano yung personal experiences ninyo, ano yung ginawa ninyo, please don't hesitate to comment down below. Again, my name is Maymay and kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa pong mga vlogs. Bye!